Ako po si Ralph Cabrera ng Inca Philippines Incorporated, isa sa mga finalists ng Regional Invention Contest and Exhibits. Ang titulo po ng aking entry ay Submerged Plastic Fish Cage. Ang Submerged Plastic Fish Cage ay nabuo dahil sa nagkaroon ng problema sa mga mangingisda sa Giwan Samar. Ang nangyayari po kasi nung araw, ang ginagamit nila ay mga kawayan na panggawa ng fish cage. Ito ay mahirap ibuo at kapag ginamit na nila sa dagat, madaling mabulok, masisira at nawawala ang kanilang mga alagang isda. Kaya ang nangyari, sumungguni sila sa amin mag-develop ng magandang fish cage na hindi nasisira at magtatagal. Kami nakapag-design ng submerged plastic fish cage. At sinubukan namin to sa dagat sa Giwan. Dahil dito, bumuo kami ng isang fish cage design na magaang, matibay at hindi nabubulok. Ito ang submersible fish cage design. Papaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga parts nitong submerged plastic fish cage. Ito isang plastic prototype ng fish cage. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya sa aktwal at kung ano ang itsura kapag ginagamit na ng mga mangingisda. Ito fish cage nito, ang diameter ay 2 meters at ang taas niya mga about 2 meters din. Dito sa baba, makikita niyo, ito po yung mooring o yung anchor ng fish cage sa baba ng dagat para hindi siya gumalaw. Ang materials po nitong fish cage, itong floater nito, roto-molded plastic floater. Dito po yung ring, polyethylene din, roto-molded plastic polyethylene, para yung 2 meters diameter. At itong mooring product na ito, cement, concrete, pampabigat sa buong fish cage. Yung pong height nito ay 1 meter at ito halos 1 meter din. Ito nakalutang. Ngayon, ang total volume po ng fish cage is 4 cubic meter. At pwedeng ilaman 100 hanggang 200 fingerlings ng lapu-lapu or grouper. Green or red lapu-lapu. Ito po nilulubog sa about 4 meters na lalim ng dagat. O pag gagamitan mo ng red lapu-lapu, nasa 15 meters. Paano pinapakain ng isda? Yung isda po, meron ho siyang pipe dito sa dulo hanggat sa surface. At doon nilalagay ang pagkain para sa kanila. At kapag ha-harvest naman, ang ginagawa, tinatanggal po itong mga tali nito from the mooring. At ito dadali sa taas, bubuksan at ha-harvest ang isda. Ang advantage po, magaang lang po ito buhatin. At saka, como plastic lahat, walang kinakalawag. Kahit po yung mga tali, kahit itong semento na mooring, hindi po naapektuhan ng alat sa dagat. Bukod dito, bukod sa lapu-lapu, pwede rin po siyang paggamitan ng lobster. Sa ibang parte ng Region 8 at sa Mindanao, pwede pong gamitan dito sa grow out ng lobster. Kaya marami yung gamit, itong plastic cage nito. At marami na rin natulungan ng mga mangingisda. Sa ngayon, kulang-kulang sa 1,000 submerged plastic fish cage ang aming napamahagi na sa buong Pilipinas. Marami na kinabang dito dahil marami silang nagawang paraan para magpalaki ng isda at magpalaki ng mga lobster. Makikita ninyo ang mga harvest nila. Napakaganda. Dahil sa submerged plastic fish cage na ito, ang kanilang kabuhayan mas umuunlad dahil mas marami silang na-harvest, mas kokonte ang nawawala sa kanila. Katulad nung dati, madalas masira. Ngayon, hindi na ito nasisira at madaling gamitin. Mag-coordinate lang kayo sa Bureau of Fisheries sa inyong mga region para malaman kung paano natin may pamamahagi pa itong klaseng submerged plastic fish cage. Thank you very much for listening to my short and simple presentation about our submerged plastic fish cage.